Kitchen. So, for today's lunch, ang ipe-prepare ko is baked whole fish. So, nakabili ako sa Filipino store ng tada! Ayan. Rabbit fish siya. Hindi ko alam sa Tagalog. Ayan. So, ibe-bake ko lang siya. So, mag-start na tayo. So, ang mga ingredients natin is fish. Kahit anong isda, pwede niyong gamitin. Meron akong slices ng tomatoes, onion, ginger, at slices ng ginger. Meron din akong lemon, tapos sinigang mix. Tapos meron din akong salt and pepper, tsaka olive oil. Itong isda natin, hiwaan lang natin siya para ma-absorb niya yung spices natin. So, ganyan siya. So, meron akong tray. Nilagay ko lang siya sa foil. Isi-season muna natin siya ng salt and pepper. Tapos, yung minced ginger natin, yan, imamassage lang natin siya dyan. Tapos, etong loob, ilalagay natin yung slices of ginger natin. Tapos yung tomatoes. Onion. Tapos mag-drizzle lang tayo ng lemon zest. Tapos on top, ilalagay natin ang natira nating onions. Tomatoes.
Tapos meron akong slices ng lemon. Ito yung ginamit ko kanina sa lemon zest ko. Tapos, on top, lalagyan ko siya ng sinigang mix. Etong sinigang mix na to, nakuha ko siya sa kaibigan ko. Bali, siya yung nagsabi sa akin na kapag nilagyan mo ng sinigang mix ang isda, nawawala yung lensa. So, ganyan lang. Tapos, lalagyan natin ng konting olive oil. Tapos, tatakpan natin siya ng foil. So, ready na siyang ilagay sa oven. Ang oven ko pala, pinreheat ko na siya ng 400. So, wait lang tayo ng 20 minutes. After 20 minutes, check lang natin. Tapos, natanggalin natin ang cup. So, after 20 minutes, check na natin siya. Tatanggalin na natin yung cover. Tapos ibabalik natin siya sa oven. Another 30 minutes. So, after another 30 minutes, tapos na siya. If you like my video, please don't forget to subscribe. Click niyo na rin ang bell para maging updated kayo kapag may mga bago akong uploads. Bye!